Alright, so good morning. Pagsisimula na kami sa process ng transformation nitong Honda CR-V. So this is 2012 model. I think this is the third generation ng Honda CR-V. So kung nakikita nyo, buong body retouch po talaga yan. Faded ang hood. Hindi na maganda yung color niya. Kasi talagang lumang-luma na siya. Ayan, ang dami niyang damage. Even yung roof niya faded na. Ito, ayan. Ang dami ng scratches. So, ito, bubuuhin din ang paint nito. And ang gagamitan natin to ng pinakamagandang top coat. And of course, ceramic coating. So, ita-transform natin to from, ano ba? From scratch. Yan, even yung interior po niya medyo madumi siya. So, yan, kung titingnan niyo po yung manibela, yan, pudpud na po yan. Ito po nagbabubbles na, and this one yung nasa pinto, yan. So, grabe. Madaming gagawin. So, abangan nyo ang magiging transformation nito. Kasi, kinakausap ko pa yung owner kung gusto niya ipa-leather seats. Pero, ito definitely, gagawin natin to. Babalutan natin to ng leather. Ito, at gagawan din natin solusyon yung ano niya. Yung steering wheel. Then, yan. Para maganda. Then, yan. Papacheck natin to. Iche-check natin yan. Yan. Even yung ceiling niya, ang roof niya medyo madumi. So kasama na po yan sa interior detailing. And of course, kasama sa package nito kasi ipi-PMS ito. So tapos na ito ma-PMS. Nag-change oil na po nito. Nagpalit na ng mga brake pads. Nag-check na yung mga langis. Nagpalit na rin po ng belt. So, lahat talaga in good condition na. So ito, makikita nyo po, sisikapin natin na mapalinis ito kasi nag-yellow na siya. Yan, nag-yellow na siya. Kung kung kaya pa siya mailinis, lilinisan natin, pero kung hindi na, re-recommendahan natin na palitan po siya. Pero let's see kung kakayanin ng budget. Ito po, medyo madumi na talaga. So, papalinisan natin yan. Ibabalik natin ang dating kulay niya, ang dating ganda. Boss, next. Okay na. Ako na. Yan. Nakikita nyo po talagang maduming. Ita-transform at ita-transform natin to. Papagandahin natin to. Pangit na siya, oh. Ano na talaga. Yan. So abangan nyo po ang magiging transformation nito. So sa engine, grabe. Mukhang last na linis nito nung 1935. Grabe. Talagang madumi, kaya madugo ito sa mga magtatrabaho. Ano? Yan. Ano boss, kaya? Pero challenging po ito, challenging kasi papagandahin po natin ito at talagang makikita nyo yung before and after nito. So, isa na po yan sa service namin. Kahit hindi po kayo bumili sa amin ng sasakyan, pwede nyo po pagandahin ang sasakyan dito. Bibigyan namin kayo ng quotation kung anong mga kailangan gagawin at bibigyan namin kayo ng recommendation with prices para alam nyo po kung magkano ang gagastusin nyo sa sasakyan na to. So, second project po ito ng actually kami yung nag-process ng sasakyan sa financing. Kami rin yung nag-check ng unit and kami na yung kumuha ng sasakyan. Hindi pa nila ito nakikita, diniretso na po dito sa amin kasi papaservice na po siya. Okay, so second project po ito na kami po ang nag-process ng financing. Pero meron na po kaming third project, tignan nyo po. Meron na po kaming Honda Jazz na actually, hindi naman po ito nabili sa amin na sasakyan. Sarili niya po itong sasakyan. Pero ipapa-transform niya rin po ito sa amin. So, yan. Interior detailing po talaga yan. At bubuuhin din kasi yan ang faded ng paint niya. Buo. As in buo. So, yan.
bubuhin po yan kasi talagang madumi na po siya, faded na. So makikita rin po natin ang transformation nito. Abangan nyo rin po. Pati ito, papalinisan po natin yan. And yan po, sinisimulan na po, babaklasin po ito lahat. Kasi iti-check kahit yung mga pangilalim kung may mga kalawang na. So kung may mga kalawang na po yan, lilinisin po natin yan. Yan po, madumi na po talaga. Maduming madumi na. So ita-transform natin to. Abangan nyo po ang transformation nito. At next, di mo pa ito napicturan. Before and after. Nagtanggal na sira, oh. Yan ang matings lang. So yan po. Abangan nyo ang magiging transformation dito. Yan, no? Sobrang dumi na. Patanggal ka ng interior. Kasi pipinturahan mo yung iba. Yan. So kung meron po kayo mga sasakyan na napapabayaan na, na alam nyo kailangan na ng talagang full recondition, full na pagpapaganda, pwede na po dito sa amin. Kami po ang bahala dyan. So yan, kita nyo po, talagang maduming maduming po siya. Abangan nyo po ang magiging transformation nito. Honda Jazz, Honda CR-V, at tomorrow may darating pa po na Honda Civic FD. Lahat Honda ang magpapatransform. Grabe. So yan po. Abangan, abangan ang transformation. So yan, lalo na po gumaganda ang services ng Beacle Auto Search. So lalo po namin sisikapin ang aming makakaya na magpaganda ang inyong mga sasakyan. So at least dito all in one na po, wala na po kayong kailangan hanapin. Kung may mga problema ang sasakyan ninyo sa electrical, meron na po kami mag-aayos. May problema sa mechanical, meron na po kami mekaniko. May problema sa body, sa paint, meron po kami pintor. Ano pa ba? Latero. Meron kayong problema sa body na kailangan ilatero, ilalaterohin po. Meron na po kami dito latero. Ano pa ba? Tint. Tint, meron na rin po kami tint. Aircon, may problema sa aircon, meron na po kami dito nag-aayos ng aircon. Kung gusto nyo po pa leather seats yung sasakyan nyo, meron na po kami dito nagle-leather seats. Kung gusto nyo po palagyan ng dashcam, palagyan ng central lock, palagyan ng alarm, meron na po kami. And of course, kung gusto nyo po ipa-check yung mga power windows nyo, ang stereo nyo po, meron na po kami nag-aayos ng lahat ng yan. So package na po dito. Kaya kung ipapasok nyo po dito ang sasakyan nyo, bibigyan po namin kayo ng recommendation sa lahat na kailangan na gawin sa inyong sasakyan. And dun sa recommendations na yon, andun na rin nakalagay yung mga prices. So, choice nyo na po kung alin ang pipiliin nyo dun. Pero, dun sa mga recommendations namin, meron po talaga dun mga top priorities na talagang kailangan gawin. So, nasa sa inyo po, pipiliin nyo na lang kung ano ang gusto nyo. Alright? So, yun. Yan po muna ang update natin sa ngayon. Medyo super busy. Konti lang yung unit natin pero ang daming trabaho. Loaded. Loaded sa trabaho. So, yun. Hanggang dito lang muna tayo. At abangan nyo po ang full video ng transformation nito na Honda CR-V. At of course, mag-update din po ako from time to time kung ano ang gagawin. So, sa ngayon, mag-i-start na maglinis nito kasi tomorrow naka-schedule na po ito i-body retouch buo. So ito po, na dalawa na to. Alright? So abangan nyo po ang magiging update dyan. Okay, so thank you. Thank you, thank you very much. Have a nice day. Oh, by the way, kung mayroon po sa inyo nagbibenta ng Isuzu Sportivo Automatic? Manual. Manual. Manual na daw, tumawag. Manual na Sportivo. Meron po kaming buyer na naghahanap. Taga saan ba ang buyer natin? Pangasinan. From Pangasinan. So kung meron po malapit na area na naghahanap ng, I mean, may nagbebenta ng Sportivo, please call us. Makipag-coordinate lang po kayo sa amin and hihingin lang namin sa inyo yung garantiya, yung details ng sasakyan. Lahat honest issues kailangan lang namin malaman. So tawag na lang po kayo sa amin. Alright? So yun. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Keep safe and God bless. Busy na ang photographer natin sa before and after.